Welcome back ulit sa ating YouTube channel. May gagawin tayong simpleng tutorial dito sa mga induction cooker. Yung brand nito, Black, pero kahit na sa ibang brand, pwede nyo i-apply yung mga ganitong problema. Okay, try natin isaksak. Yan, kung mapansin nyo, may power naman. Yan, may naka-indicate na power off. Tapos pagka inon natin, yan, touchscreen kasi ito. Hindi siya nag-on. Naka-off pa rin kahit na i-function natin lahat, hindi gumagana o hindi nagpa-function. Ang sabi ng may-ari nito, yung una daw nag-on pa hanggang sa natuluyan na. Sa pagbabakas nito, may mga tornillo lang naman yan. Kakalasin lang natin, maaangat na natin to. Ngayon ito, may dumi na rin yung pan. Kailangan na rin siguro natin linisin mamaya yan. Okay, pero dapat buksan muna natin. Sa mga nagsisimula, pagka nakalas nyo na yung mga tornillo, okay, pag nakalas na natin yan, hinatan nyo magbakas nito kasi may wire yan sa loob. Pag inatak nyo yan, pwedeng maputol yung connector, kaya dapat maingat tayo. Ngayon, nandito ang wire nyan. Atakin lang natin para makalas. Ganun lang kasimple magbakas. Okay, dito sa touch control board, kung mapapansin nyo, pinasok ng ipis, kaya nakaganyan yung board niya. Dito kadalasan nagiging problema yung mga ganong sira. Okay, pero dapat dito, lilinisin natin. Tapos dito, kung mapapansin nyo, medyo malinis naman, pero may alikabok. Okay, dito tayo, magkoconcentrate muna sa control panel. Yan, sa mga nagsisimula sa atin, ituturo ko sa inyo step by step para matulungan ko kayo kung paano natin masolve yung ganyang problema. Dahil nandito yung touch panel niya, nandito yung nagiging problema kadalasan. Ngayon, bubuksan lang natin to, tatanggalin natin lahat ng mga screw nakakabit. Yan, simple lang naman mag-repair ng ganito, kahit na simpleng paraan, makatulong tayo sa mga nagsisimula na hindi nyo na ipaparefer sa mga technician. Yan, kahit pa paano makakasave kayo ng pang-labor sa mga technician natin. Okay, dito nang gagaling ang problema. Kung mapapansin nyo, may ipis yun. Yan, naglalakaran pa yung mga ipis. Yan, pakita ko sa inyo para makita nyo. Ayan, Ayan, naglalakad pa. Yan, meron pa dito. Ayan, dami, Yan. Kaya nasira yung control niya dahil dyan. Okay? Madalas to sa mga ganitong problema. Ngayon, dahil dito ang problema, paano nga ba natin i-re-repair? Okay? Simple lang, Huhugasan lang natin. Iiwasan lang natin na malabhan yung pinaka-display ng LCD. Ngayon, step by step kong tuturo sa inyo kung paano natin huhugasan. Dito sa mismong salamin, huhugasan na rin natin yan. Sa paglalaban ng board na to, kailangan natin ng mga bar na sabon o kaya yung powder, uubra yan. Kung pwede rin natin lagyan ng mga liquid, kung pwede rin natin gamitin kung gusto nyo. Kahit ganito lang ang gamitin nyo, uubra naman kahit na wala ng powder. O kaya sabon na Tide. Kung ano available nyo, ubra naman yan. Ang kailangan natin na toothbrush o kaya paintbrush, ubra yan. Pero ako, toothbrush lang, pwede na. Ngayon, pagka dilinisin natin to, kung mapapansin nyo, nagtatakbuhan pa yung mga ipis, ay umalis. Okay? Ito ang iingatan natin na yung display na yan. Pwede natin isabunin dito. Tapos ito, ubra yan. Tapos, babrasin lang natin yung board mismo. Yan. Pati dito, hugasan natin. Yung ganito, ingat na ingat ako dito sa mismong display nito kasi pwedeng masira yung pinaka-display pagka nababasa eh. Kaya yun ang iingatan natin. Pwede rin nyo naman tanggalin kung gusto nyo, pero ako hindi na. Iingatan ko na lang yung pinaka-display nito. Tapos yung mismong IC po pwede nating sabunin din.
Yan kadalasan nagkakaproblema. O nagmamalfunction kasi naiihian ng mga ipis. O nagdudumihan. Yan, kadalasan ito, dito nang gagaling ang problema. Pagka tumagal pa yan, masisira na mismo yung board. Kaya pagka nagmamalfunction o bigla na lang huminto, linisin nyo na agad para hindi agad matuluyan yung mismong board. Yan, tapos babanlawan natin yung board nito. Yan, sa running water lang. Uubra yan. Huwag nyo ibababad sa mismong planggana. Kailangan lang natin na matanggal yung sabon dun sa mismong board. Ingatan nyo lang yung mismong BFD display nito. Tapos nito. Ingatan lang natin. Yung wire, walang problema kahit na mabasa yan. Mapapatuyo naman natin yun. Okay, habang pinapatuyo natin yung board, yung salamin nito, pwede natin hugasan yan kahit na alimparte. Yan, sasabunin lang natin yan. So, pwede. Hugasan natin lahat. Hindi naman magkakaproblema kung huhugasan natin itong salamin mismo ng induction cooker. Kahit anong sabon dito gamitin, o dishwashing liquid ay uubra. Yan. Tapos banlawan natin. Okay. Pagka nabanlawan na natin, papatuyin na lang natin sa araw hanggang matuyo siya. Okay. Yan, napatuyo na natin yung mismong board nito. Okay, malinis na siya. Sa pagbabalik nito, lalagay lang natin yung tamang position. Tapos, lalagay natin siya ng turnilyo. Pwede natin linisin yung pan. Dito, pwede na natin siguro punas-punasan lang dahil hindi naman masyadong marumi. Yung pan ang lilinisin natin. Tanggalin lang natin yung dalawang tornilyo. Ito yung pinaka-importante sa induction cooker. Ito yung magpapalabas ng honey o init sa loob ng induction. Hindi naman kayo maliligaw. Isa lang naman yung connector na halos parehas dito. Isa lang yung kasukat. Kumbaga. Ngayon, ito yung huhugasan natin. Ginagawa ko lang dito sa paglilinis, basahan lang na may tubig. Basa yung basahan natin. Pinupunasan ko lang yung mga LC nito. Hindi ko na hinuhugasan ng tubig o binabanlawan pa. No? Kahit na ganito lang, uubla naman yan. Tapos yung pinakakahan nito, yan, kahit basahan lang din. Kung may toothbrush kayo o paintbrush, pwede yan. Importante ang kahit papano malinis natin. Okay. Tapos ito. Last na nila kahapon. Balik muna natin yung wiring ng pan. Yan, dito nakapasok yan. Tapos, itong connector na to, isa lang naman yung connection. Hindi naman kayo maliligaw. Tapos, kapasok natin yung pan. Dapat ganito position. Tapos, may dalawa lang naman na tornilyo yan.
Yan, malambot yung pan natin. Tapos ayusin natin yung... Yan, dapat maayos pati yung lagayan ng AC cord. Kasi hindi lalapat pagka hindi nakalapat yan. Ngayon, te-testing natin muna. May wipe to ng induction. Dito natin ikakabit yan. Isa na lang naman yung connector dyan. Hindi kayo maliligaw. Ngayon, che-checkin natin. Yan, may power pa rin siya kahit na hinugasan natin, di ba? Yan, nag-on na rin siya. Yan, naka-on na. Pag pinindot ko to, mag-off. Okay? Yan, nagpa-function na rin yung mga control. Yan, nag-off. Ngayon, che-check natin kung umiinit na siya.